Sa nakikita nyo guys, mga katoy-toy, ito na po yan. So, tingnan natin. Tuloy, ito yung drive C. So, mayroon pa tayong 74 gig na allowance. So, kung maggamit tayo, wag po tayo gagamit sa drive C kasi yan lang po is exclusive para sa operating system natin. So, dito tayo. Sa drive A. Ito. Walang laman. At saka drive F. So, itong drive D. So, existing file lang yan. 562 MB lang ang laman. So, dito tayo. Yan. So, yan lang po. Mga katoy-toy. Ito na mga katoy-toy. Tapos na po tayo mag-assemble ng CPU. 16 gig ang memory. Hard disk niya is nasa 250 ang sleeve. Sleeve din ang primary hard drive niya. Sleeve hard drive niya is 250. Then ang SSD niya ay ginawa natin na primary hard drive, nasa 120 gig. So, ito na po. So, finish product niya. So, para makita natin ang gig niya. So, window run Adix Dayag. So, ito guys. Ito yung kuha natin. Para makita natin na malapitan. Yan. So, DX dial. Diagnose. So, 60,384 MB RAM. So, 16 gig. Tapos, Windows 10 core AMD 1897 region 7. Yan. So, Windows 10 ang 64 bit. Yan po, mga katoy-toy. Yan po, mga katoy-toy. So, smooth. Titingnan natin pag mag-open tayo. Magbago man ang mundo at di man mapigilan ito, ihahanda kitang humarap sa so wala, okay na. So yan lang mga katoy-toy. So ang finish pag-install ng CPU. So, madali lang mga katoy-toy. So, hanggang sa muli mga katoy-toy, sa panibago na naman nating video ay makasama ko kayo. Maraming salamat sa pagtutok mga katoy-toy.